Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Ayala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Ayala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang 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 morning. Luzon, Visayas, at Mindanao Metro and Mega Manila. It's a feel good Thursday. Hi partner. Hi partner. Hi mga kabisyo. Ano, sad ba kayo? Bakit? Nanalo na daw eh. Aww, meron nga eh. Almost 700 million, 640 no? million. Mm. 640 ba? Ito, oo, para alam ko tumaas na eh. 680. Oo, basta, no? Nakakabwisit! Nakakairita! Hindi ko na nga inisip kanina umaga pagising ko eh. Bago matulog, yan yung huling news na nakita ko eh. Tapos minaalala mo pa. Diba? Maayos na yung mundo bad kanina trip, no? Eh. Nakakairita! Wizard, may nanalo na sa lotto, hindi kami yon. Nakakaya mo, Rod Scott, Scott! Kung ikaw ang mag-uwi nun, partner. Ay, wala na. Hindi na. Huwag na natin isipin to. Wala na, may nanalo na. Nakakaloka! 700,000. Ay, nako! Yun. Ang hirap ko, huwag na natin pag-usapan. Ang hirap ko pa naman mag-move on. Ang tanong, tumaya ka ba? Oo naman. Okay. Sabi ko nga sa iyo, tumataya kami lagi. As in kahit na out of the way. Lagi-lagi hanggat wala na nanalo. Oo nga. Magkano na napuhunan nyo? Ayoko na lang pag-usapan yung mga ganitong klase mga bagay. Lalong sasamaan loob. Pero, marami-rami na pero ba? Pero hindi naman. Pero pag tumataya kami, nabawa, kaya ako nasabi noon 60, kasi usually, 20, di ba? Oh. So 20, ganun lang. Pero may mga nakakasabay kami na mga tumataya na talagang minsan 1,000, ganyan, 600, 800, ganun. So kung ano ba yan, ano naman laban ng 60 ko? Pagalingan na lang talaga ng guardian angel. Paano kaya natin makikilala? No? Ay nako, ayun na nga ba yun yung next step. Kasi kung hindi ka na nanalo, malay mo kakilala mo pala. Ay nako, hindi. Imposible, diba? Yan partner. Lahat ng kakilala ko sa Kim. Charot. Lahat ng kakilala mo mahihirap. Oo. So pag may biglang yumaman doon. Oh, alam na this. Alam na. Oo, pag diba? May nagbago ang buhay na doon. Ayoko nang pag-usapan. Masama ang loob ko. Tama na. Itigil na natin to. Hindi tayo nanalo. Bakit pa natin pinag-uusapan? Diba? Sa kanya na eh. Di ikaw na. May nito ulo. Di ikaw na. Sa'yo na lahat ng biyaya. Na. Ikaw na mahal ng Diyos. Ikaw na ang mahal ng Diyos. Ikaw lang ang anak ng Diyos. Di ikaw na. Sana masaya ka. Siguro sabi ni Lord, kaya hindi ka nananalo eh. May attitude ka. May konting ugali ka din kasi. Sana talaga deserve ng taong yun. Deserve ano, niya naman, di ba sabi ang, nga. Biyayang yun. Sabi nga naman natin, di ba, kapag ka binigay sa'yo ang isang bagay, para sa'yo talaga ang bagay na yun. Yan, sana gamitin ng tama, no? Di ba? Sana tambalanista. Yun na lang ang sana ko. Sana tambalanista, tapos ano, sabihin na, ano, total naman, 2 dekada na halos na akong pinapasaya neto, mga ganun. Maisip-isip, di ba? Ganun. Tsaka nila, ay, nag-grant yung dalawa. Bigyan na nga, tanggalan ko nga ng galit yung dalawa. True, sampalin ko nga ng pera. Magpapasampal naman yun, basta pera. Total, malaki naman yung 600 plus 1,000. Correct. Kahit sa million, akin nila, sa inyo na lang yung 600 million. Sa amin na lang yung butal. Na 98 million. Baka naman sabihin mo, parang umarte kami, parang ayaw namin tumanggap ng butal. Of course, tumatanggap kami ng butal. Doon na kami sa 98 million. Doon na tayo sa 98. Nakakaloka. Ay, mainit pa yung ulo ko. Parte, wag na natin. Next topic. Topic na lang natin ito nagtanong. Sabi niya, Dear Nicole and Chris, tambalanisa niyo po ang tagal na panahon. Simula nung first time kong napakinggan ang tambalan sa jeep noong 2010 hanggang ngayon po. Anyways, bakit ganun ano? May mga tao talagang hanggang ngayon, kahit ang tagal na ng panahon, eh galit pa rin sila sa'yo. Yesterday, I had the chance to see my ex again sa mall. I wanted to say hello, kaya lang, obviously, parang galit pa rin siya sa akin. Ang point ko, ang tagal na nun, galit pa siya. Wala lang, share ko lang. Anyway, God bless you both.
No, edi actually. Edi actually, wala ka rin naman pakialam kasi tapos na rin naman yun. Oh. Kung ganit pa siya sa'yo, wala tayong magagawa kasi iba-iba naman talaga tayo ng levels ng forgiveness. Mm-hmm. May mga ibang madaling mag-move on, may mga ibang matagal, may mga ibang matagal mag-kim-kim ng galit. Mm-hmm. O baka naman nung time na nakita mo siya, mainit din ang ulo niya kasi hindi nga siya nanalo din sa loto, di ba? Asang-asa siya, ganun. Naging puhunan niya, tapos malaman-laman niya, di ba? May ibang nanalo. Malungkot talaga yun. Malamang galit din yun. Yan. Kahit sinong makita niya, susungitan niya talaga, di ba? Hindi mo naman i-expect na ano, na kabisyo na pare-parehas ng level, yan, ng forgiveness yung mga tao. May mga iba na parang magugulat ka, bakit naka-move on siya agad? Di ba? Parang bakit ganun? Ang bilis naman ng moving on process niya. Napalitan ako agad. May mga ganun. May mga iba naman na hindi. Mm-mm. Diba? Ganun iba-iba talaga yun. Iba-iba ng ugali, iba-iba ng mindset. Pero kung if that is your concern, you have an issue. Ay, oo. Bakit? Dapat hindi mo, or baka naman partner, parang ano lang to, hindi naman siya yung affected. Mm-mm. Parang siguro parang, bakit ganun? Baka ganun yung tono niya. Hindi ko lang natama yung tono. Hindi ko baka ganun. Oh, but either maari or, naman. Kung alin man, halimbawa, yung unang tono, halimbawa, oo, yung unang emosyon na pinakita mo partner, if you have that kind of concern, you have an issue. Oo. Ano yung issue mo dito? Wala na kayo eh. Pero bakit affected ka pa? Correct. That's one issue. Mm. Ngayon, kung baliwala naman sa'yo, dapat not, wala na lang. Yes. Siguro yung kanya, yung pangalawa siguro na parang, bakit kaya ganun? May mga taong ang tagal na ng panahon, hindi pa rin nakakapagpatawad. Kasi correct. Depende. Baka naman, sobrang tindi na din ng klase ng breakup. Ano bang klase ng paghihiwalay yung nangyari sa inyong dalawa? Mm-hmm. Diba? Ikaw ba yung nagka-third party? Ikaw ba ay nagparty-party? Oh. Kasi hindi lang third, fourth, may fifth, di ba? Oh. Malanding-malandi ka ba nung araw? Alam mo, may mga bagay tayong ginagawa in the past na sometimes we forget na ginawa pala natin. Or siguro, yung utak natin kinalimutan, tinabunan. Oh. May mga gano'n na parang, hala, pag binalikan mo, nakakahiya. Alam mo yung like one time, meron ako na isa nakausap. So yung nakausap ko, kakilala niya yung naging ex ko. Okay. So yung, okay, ang layo na ng mga ano eh. So yung, hindi, okay, ulitin ko. Yung hindi maguli utak. Take two. Yung maayos-ayos. Yung okay. Makakasunod kaming lahat. Ayan. So meron akong ka-opisina. Okay. So, siyempre, ito lang naman yung opisina ito lang mo. Ito lang opisina ko. Alang naman dalawa yung opisina ko. Mali mo, lima pala. Hindi mo lang sinasabi sipag, sa amin. Sipag-sipag niya. O, so meron akong ano, may isang DJ. Okay. Ayan, okay. Para mas madali. Taga-love radio. Taga-love radio. Okay. So, nagkaroon siya ng chance na may makausap na kakilala ng ex ko. Okay. So, nung nakausap niya yon, Gina G yung kausap. Okay. About kung paano daw ako noon. Oh. Which is, sabi ko, ano? Ganon? Saan? Alin ako? Sabi niya, Gina, grabe. Gina G talaga si Nicole oo, dati. Gina G. Pati pagkwento niya, Gina G. Alam mo parang, Gina G, ang galing-galing ni Nicole. Correct, ganon. Lahat ng klaseng G na may isip nyo. Galing na galing, galit na galit. Oh. Ano pa ba? Gigil go, na gigil. Oo, go na go. Diba? Grabing-grabe. Diba? So, Gina G siya sa pagkwento na parang kahapon lang nangyari. Okay. Yung parang ano siya, hindi naman siya yung ex, pero kakilala siya ng ex, pero yung bang parang kahapon lang nangyari yung sariwang-sariwa pag nagkwento, no? Oo, yung parang may galit pa, na parang grabe naman si Nicole. Alam mo yun? Tapos ang kwento niya was, grabe, ang tagal ni Nicole mag-move on. Isang taon siyang nagpaparinig sa radyo. Sabi okay. niyang ganon. So sabi ko, talaga? Well, sabi ko, yung pagpaparinig sa radyo, well given na yan. Sabi ko, kaya nga hindi kami pwede sa AM, baka mabaril kami. Kahit ipilit kami sabihin na parang nagkaroon ako ng idea kung sino talaga ito. Sino agad ito? Hindi ko natatanong si Nechite. Malinaw na sa isip ko. Huwag ka na! Shhh! Umayos ka! Gina G din. Oh, malinaw sa isip ko yung picture niya. Oo, parang Gina G, parang kanikwento, grabe, muntik nang kausapin si Ganitechua, ganyan, kasi isang taon. Tapos ako in my mind, parang, una, bakit Gina G ka ba? or baka, syempre, it's Nicole. So, alam mo yun, parang, I don't know, hindi ko rin alam. Pero, ang pagkakakwento sa akin, Gina G nga siya, ma'am eh. Parang gano'n, parang Gina G pa siya. So, ko talaga, una, hindi ko matandaan, isang taon ako nagpaparinig. Pwede yung, kung nagparinig, baka totoo at may katotohanan. Kasi sabi ko nga sa'yo, partner, meron akong mga kaibigan na dating ko kaibigan, hindi ko na kaibigan. Kaka-chismis sa radyo. May mga ganyan, di ba? Either si
na yung umalis or talagang tinanggal mo na sa buhay mo. Oo, parang ganyan. So, kumbaga, of course, you know, kilala nyo naman ako, di ba? Sabing, nung minsan nga na nagpost ako ng picture ni isang Grab driver, tapos sinabi ko, ito yung mga alam niya tungkol sa akin. Yung mga tambalanista, Gina G, kasi mas madami daw silang alam tungkol sa akin. Parang gano'n. Kasi lagi naman ako nagkukwento, di ba, ng mga ganap. So, anyways, so ang tagal na nun. So, kung meron ako sorry naman po kung isang taon ako nagparinig. Pero totoo ba? Isang taon? Yung inaraw-araw mo. Inaraw-araw actually, sa'yo talaga yung linyang hindi kita tatantanan. Yung inaraw-araw mo yun. May ganon. Na hindi mo matanggap na naghiwalay kayo. And siguro yung mga panahon na bakit hindi ko matanggap na naghiwalay kami. Kasi parang feeling ko nung time na yun, ang bilis niya namang naka-move on. Mm-hmm. Diba? Kasi parang umiiyak pa ako dito eh. Tapos masaya ka na sa piling ng iba. Diba? Parang mga ganong exam. Ewan ko, hindi ko matandaan din. Yung chismosa, Ay, may iba na. Pero ang tagal na kasi noon. So hindi ko na siya talaga matandaan. So ganun din dito sa naalala ko lang bigla dito sa nag-PM. Baka kasi katulad ka nung kaibigan na Gina G pa, baka kasi siguro matindi talaga 'yung naging epekto hindi lang sa kanya kundi sa lahat ng mga kaibigan o kaya sa pamilya, 'di ba? Na kahit ilang taon na 'yung lumipas, ramdam pa nila 'yung galit, 'di ba? Ganun pa rin 'yung galit nila. So hindi naman natin sila mapipilit na patawa. Pero ako, patawarin niyo na po ako kung ano. Sa pagkakataong ito, humihingi na po ng kapatawaran. Sa lahat po ng mga ex ko at ng mga pamilya nilang pinaringgang ko sa radyo nung araw. Yung sinabihan po ng masama nung mga panahong yun. Tandaan niyo po, ako po ay 20. I was in my early 20s. Ako po ay nasa early 20s. At siguro sobrang... kung may social media na yun. Oo, ang dami mong kaso today. Kasi daming ebidensya. Totoo. Pero itong lahat ng ito, hindi tayo sure lahat kasi kwento lang din naman ang lahat. Walang screenshot na magaganap. Yung mga pagbabanta mo sa pamilya nila. Hoy, wala akong pagbabanta sa pamilya. Walang iyak. Yung ilang beses mong binantaan ang pamilya nila. Hindi ko. Wala naman akong kapasidad. Ilang beses mong sinumpa ang lahat ng mga apo nila. Hindi naman. Ang natatandaan kong ginawa ko, partner, is hinamak ko yung current. Diba? Yung ipinalit sa akin. Pati yung ex mo, hinamak-hamak mo rin. Oo, tsaka ganyan lang naman. Pero nung nalaman ko nga yung kwentong ngayon, sabi ko, talaga ba, dalo mo na yung anak ko, ang laki na nung panganay. Mag-move on na po tayo. Parang kaya tuloy gets ko itong nag-PM na parang, ba't ganun? Ang tagal na. Tapos ganun pa rin yung pakiramdam niya. Ganun eh, iba-iba tayo ng level. May mga ibang parang magugulat tayo na bakit para sa kanya wala lang. Alam mo, sabi ko nga sa iyo, part, ang dami nating mga bagay in the past na nakalimutan na natin. Limot ko na nga yung mga ganong kinemela. Pero para sa iba, hindi pa nila nakaka-move on. Diba? So hindi natin sila mapipilit kung kailan sila ready to accept us in their lives again. Kung i-accept pa ba tayo sa buhay nila ever. Kung magkita-kita ba, okay na sa kanila at ayos na ang lahat, hindi natin sila mapipilit. Correct. Pero ang pwede mong makontrol is, yun nga, sabi nga ni partner, di ba? Bakit? Affected ka pa ba? Di ba? How will you react? Di ba? Kung wala lang naman sa'yo yun, hindi wala lang. Ako naman, wala rin naman akong balak na i-confront para tanungin, bakit ginaji ka pa? Bakit ka ba kwento ng kwento pa? Sabi ko nga, bakit pa napag-usapan kasi yun? Sabi niya, kasi daw ang topic daw ay tungkol sa hiwalayan. Ganun. So, okay. So, naisingit talaga ako sa hiwalayan. Ganun talaga. Ano talaga mga kaibigan, iba-iba tayo ng mindset, iba-iba tayo ng threshold, iba-iba tayo ng process ng pag-move forward o pag-move on. Ikaw ba mabilis ka mag-move on? Oo. Talaga? Yes. Kaya ko palipas ng isang oras. Ha? Kunyari, isang araw sabihin, tambalan, maghiwalay na kayo, ganun. O kaya kong tanggapin yun. Oo, ganun ako kabilis. Ang sakit. Kunyari. Ayaw na topic na to. Ayaw na. Kunyari, mag-decide sino man sa ating dalawa. Break na tayo, partner. Pagtiwalay na yung tambalan. Maghiwalay na tayo. Ayoko na, pagod na ako. Ayoko nang isip. Ayaw na kitang nakikita tuwing umaga, ganun. Mamaya, wala na sa akin yun. Seryoso ba? Yes. 20 years tayo magkasama, tapos ganyan yung feelings mo. Apaka walang hiya mo talaga.
Medyo bastos ka din. Pero te, okay. So ito yung sinasabi natin na iba't iba ng threshold. Yes. Ako partner ha, yung sinabi mong yan, yung maghihiwalay tayo tapos tapos in an hour okay lang sa'yo. Sa akin hindi yan okay. Oh, minsan nga in the middle eh, during the process, kaya ko Diyos agad. Diyos ko, sinasabi pa lang na maghihiwalay. Nakamufod ka na. Totoo ha. Hindi, yung pagkakakilala ko sa sarili ko, ganun ako ha. Ang pagkakilala ko rin sa'yo, nakakayamot ka. Kung so, ikaw, kailan ka aabutin? Alam mo, hindi kita, matagal ako, partner. Sabi ko sa'yo, magkaka-migraine ako, dadamdamin ko yan, madadamay lahat ng mga pamilya ko kasi ano, lahat sila ayayin ko mag-samgyup kasi lagi ako malungkot. Hindi ko sure kung gaano katagal. Kaya, ang ko lang, parang pagka sinabing yung maghihiwalay yung tambalan, parang... Dadamdamin mo, no? Oo. Tapos... Minsan iniisip ko, is it time? Oras na ba? Malay mo, hindi naman natin masasabi. Walang kasiguruhan ang bawat minuto. Bakit parang gustong-gusto mo? Alam mo, minsan kakayamot ka din. parang Gina G ka din. Katulad ka nung kaibigan ng ex. Gina G hanggang... O, diba? See the difference? A point ko, 20 years time magkasama sa umaga. Basta ako chill lang, bahala ka. Bahala ka in the process. Nakamove on na ako. Ako nga pinaproseso ko pa. Hindi pa tapos yung kwento mo sa akin, nakamove on na ako. 'Di ba? Magkaibang magkaiba. Tapos ako, hindi isipin mo ha. Oo. Na nandoon pa lang sa gitna na parang maghihiwalay na tayong dalawa. Oo. Na hindi ko ma-imagine, partner. Parang feeling ko pwede kayong maghiwalay ng mga kaibigan mo, pero parang tayong dalawa, hindi tayo pwedeng maghiwalay, partner. Tapos naiisip mo, ay nako. Kabuisit ka. Tapusin na rin natin 'tong topic na 'to. Pero malay mo, 'di ba? Wala namang makapagsasabi. Huwag ka nang malay mo. Parang ano ka eh. Parang, sige na, maghiwalay na yung tambalan. Ganyan. Ano, makikisali sa Katniel? Ano ba? Hindi ka bata, uy. Hindi mo kamukha si Daniel. Hindi rin mo rin kamukha si... si Catherine. Nakakaloka. Hindi, pero totoo yun na iba-iba tayo ng moving on process. Correcto. Iba-iba tayo ng pag-digest ng mga nangyayari sa buhay natin. Isipin mo si Chuper, nangyayari pa lang na move on na. Hindi, may ganun akong ano. Hindi ganun ko akong, kaya, party. Hindi kita kaya. Meron akong pitik. Kunyari, ano ba yung mga example? Meron akong relo. Di ba? Okay. Kunyari, pag nawalan ka ng isang bagay na binavalue mo, yung mga simple lang nga. Simplehan na lang natin para hindi masyado masakit na maghihiwalay yung tambalan. Baka masira yung buong araw mo. Mabuti kung kahit araw... usapan lang naman to. Mabuti parte kung araw lang ang masira, di ba? Baka dalhin mo to hanggang sa isang buwan. Hindi tayo sure kung may posibilidad hanggang Pepperdine. Nagbabalintay sa lahat, ako mainit pa ulo ko. O sige, simplehan na natin, gawin natin relo. Ayan, relo, halimbawa. Tapos, siyempre, pinaghirapan mo yung relong yun, binavalue mo yun, araw-araw mong ginagamit. So, part na siya ng system mo, in other words. Tapos, biglang nawala. Okay. Hindi mo mahanap pa. Pag na-realize ko na kaagad na wala na yung relong yun, nag-move on okay ka na ako. Oo. Ganun ako kabilis. Bibili sapak ako. Sapak din eh. Oo nga, meron ako. Wow, ang yaman. Bibili agad. Bibili ako ng bago. Ganun agad ako eh. Hindi pa palitan ko ng bago. Ganun ako kabilis. Pero feeling ko naman sa in terms of relationships, baka hindi naman. Hindi ko rin alam. Hindi, di ba? Oh, wala lang, baka lang gusto mong i-value yung tambalan. Baka lang naman. Baka lang, di ba? Hindi mo naman ako ilan tulad sa relo. As if naman yung may relo kang mahal. So may yabong-yabong, makarelo naman to. Ang relo naman. Kala mo naman, may relo din ako. Wala naman. O siya, ayoko na usapan ko. Babay na, ayoko na usapan ko. Wala yan. Hindi masaya. Goodbye! This portion. Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Hiala! Mula sa Mahiwagang Burnay. Ang kwento.
Nicole and Chris. Itago niyo na lang ako sa pangalang John. 27 years old at tambalerina since 2018. Sumulat ako para ibahagi ang kwento ng hindi pangkaraniwang pagkakaibigan. 2010 ang maging kaibigan ko si Nika. Day 1 pa lang, alam na niyang I am definitely not into girls dahil hindi ako straight. Magkaibang magkaiba ang ugali namin pero somehow, nag-click kami. Maingay siya, tahimik ako. Mahilig siyang gumala, eskwela at bahay lang ako. Naamoy mo ba? Oh. Yung ganisang lukban. Amoy sulog na bawang. Amoy ano? Amoy alimuong. Alakas ng digay. Digay manginginom. Halatang uminom kagabi. Amoy sisig. Amoy pulutan. Amoy pulutan. Magkaibang magkaiba ang ugali namin pero somehow nag-click kami. Maingay siya, tahimik ako. Mahilig siyang gumala, eskwela at bahay lang ako. Sa loob ng 12 taon, magkasama kami sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Hindi pwedeng matapos ang isang araw nang hindi kami nag-uusap. Minsan, inaabot kami ng 8 oras sa telepono. Madalas din kaming lumabas. Sa sobrang closeness namin, pinagseselosan ako ng mga naging boyfriend niya. Kaya kapag may boyfriend siya, ako na ang umiiwas. Sa totoo lang, kontento na ako sa setup namin kaya hindi ko naisip na humanap ng partner. Pero one day, habang nanonood kami ng sine, sabi niya, kapag 25 na daw siya at hindi pakasal, kami na lang daw ang magpakasal. 24 years old na kami noon. I felt awkward. Totoo na I may have treated her na parang may relasyon kami, pero simula pa lang, malinaw sa aming dalawa na magkaibigan lang kami. Hindi ko siya kayang mahalin nang higit pa sa kaibigan. Simula noon, dumistansya ako sa kanya. I muted her sa social media. Hindi na ako sumasama kapag nagyayaya siyang lumabas. Hanggang unti-unti, nawalan kami ng komunikasyon. Mahirap kasi sa loob ng 12 years, sanay ako na araw-araw ko siyang kausap. Tiniis ko yon kasi parehas kaming tumatanda. Natakot ako na baka dahil sa nabuo naming pagkakaibigan, hindi na niya maisip magpamilya. Ayokong mangyari yun sa kanya. Isang araw na balitaan ko na buntis na siya at malapit nang magpakasal. Alam ko na dapat ako maging masaya dahil ito naman yung gusto ko for her. Pero nasaktan ako ng bongga. Nahirapan akong tanggapin na masaya siya without me. Nagme-message siya sa akin habang buntis pero bihira naman akong sumagot. Sa ngayon, isang taon na kaming walang communication. Ninong naman ako ng anak niya pero connected na lang kami sa social media accounts namin. Finally, natutunan ko na maging masaya para sa kanya. I am glad na she is happy sa kanyang married life. At sana isang araw, makahanap ulit ako ng kaibigan na katulad niya. Thank you Nicole and Chris sa pagbasa ng sulat ko. Ang inyong tambalanista, John. Ayana. Okay naman na pala eh. Ganun talaga, lagi nating sinasabi ito, people come and go. Yes. Seasonal ang ibang mga tao sa ating buhay, meaning may season lang kung bakit sila nandyan. Ayan. Pagtapos na yung mission nila sa buhay mo, pagtapos na yung season na yan sa buhay mo, edi aalis na din sila. So dun sa sinasabi mo na sana makahanap ka din ng katulad niya ulit, ng kaibigan na katulad niya ulit, hindi naman imposible yon.
'Di ba? So it's okay. Ang mahalaga eh na experience mo magkaroon ng ganyang klaseng BFF, 'di ba? Yes. Ang mahalaga eh naging masaya ka. Ang mahalaga ay na-excite ka, may kasama ka manood ng sine, makainuman, lahat na ng mga bagay na pwedeng ma-experience sa mga BFF na experience mo. Correct. Ganun talaga. May mga tao talagang magtatagal sa buhay natin. May mga tao talagang hindi magtatagal. At may mga tao talagang may itsura, may mga taong walang itsura. Mga ganun. Iba-iba talaga. Ganun talaga yon. Totoo yon, 'di ba? Siguro for some no, parang this is just an ordinary story. Parang pangkaraniwan lang, plain and simple. Pero kung titingnan natin no, napakaganda nung ano nung kwentong iniiwan sa atin ng kwento ni John. Pagiging masaya sa ibang tao. Mm. 'Di ba? Yun eh. Parang choice mo rin kasi na magalit sa taong yon. Parang pagtitinan mo, ay siya naka-move on or naka-move forward ayan ka na naman siya. Sa moving on. Diba na parang, hindi ako papayag. Dapat nagluluksa pa rin siya. Ano, hindi ako papayag na masaya siya, tapos ako nagluluksa pa yes, rin. Yes. So, what we learn from your story, John, is, diba, let's be happy for, ano, for our friends. Ganun talaga pag plastic. Let's be happy for them. Diba na parang na maging masaya tayo para sa kaligayahan nila. Yes, kasi choice mong maging bitter, choice mo ring maging magagalitin at choice mong maging masaya para sa ibang tao. Yeah. Diba in this case parang mas malaya ka eh, diba? Mas maluwag. Oh, correct. Maluwag yung isip mo, diba? Maluwag yung puso mo, parang payapa kang natutulog. Maluwag ka na. Maluwag ka na. Ang pangit. Maluwag ka na, John. Diba? Ang gaanong story mo eh. Correct. Plain and simple, pero may lesson palang iniiwan sa atin. Meron palang sinasabi. At yun yung sinasabi din natin, na kapag ka pala ikaw talaga yung matagal mag-move forward, matagal mag-move on, matagal mag-forgive, yes. Di ba? Ikaw pala talaga yung nagdadala ng sakit. Totoo. Kasi yung kabilang party, may ibang yung, buhay na eh. May ibang buhay na, masaya na. Di ba? Nangyari yan eh. Parang, and it happens to us. Mm-hmm. Pero then again, katulad nga ng napag-usapan na natin in the past, partner, na hindi mo naman din mapipilit. Mm-hmm. Kung ito yung kung gustong namnamin ni John at ninamnam niya yung lahat ng emosyon na sumamaing loob niya. Nagtampo ka, nalungkot ka, ganun talaga. May mga proseso talagang magaganap para mas ma-appreciate mo yung pagiging maluwag. ano ba yun? Kailangan mo maging masikip para maging ma-appreciate. Ano masarap ba? Masarap maging maluwag? Hindi. Minsan masarap maging masikip. Sikip? Ano ba? Hindi, di ba parang paano mo ma-appreciate ang happiness o ang tamis kung hindi mo naman na-experience o nadamdam yung pait? Kumbaga parang mas masaya ngayon yung pakiramdam mo kasi naramdaman mo yung kasikipan ng kalooban, yung kabigatan ng nararamdaman kasi nga hindi ka makamove on. Correct. Pero isang araw na nakamove on ka, yung truly happy ka na for her, di ba ang sarap sa pakiramdam? Diba? So, ganyan talaga. So, ganyan po. Pag may mga kaaway po tayo, may mga kagalit po tayo, oo, damdamin natin, oo. I-proseso natin. Kailangan din natin maramdaman yun para hindi naman maging matigas yung puso natin. Ganyan. Pero eventually, marirealize mo kapag ka naka-move on ka na, kapag ka dumating ka na sa stage na okay ka na at na okay ka na, mas masarap pala sa pakiramdam yung okay ka na. Yung na-let go mo na. Yung nailabas mo na. Kasi... Maluwag na. Maluwag na. Ano ba yun? Parang ang dami kong naiisip. Kasi naman itong si Jensi may pinakita sa akin bago mag-start yung tambalan. Iba tuloy yung naiisip. Iba yung naglilinger sa isip na yun ang maluwag. Kaya na naman masikip. May pinakita kasi siyang video. Share the link naman. Mamaya. Eto na, naisip ko maluwag, masikip, lumabas. Doon tuloy na. Nagpaikot-ikot sa masikip at maluwag. Yung utak ko eh. Pero tama yun doon. Ikaw yung magbe-bear ng burden kapag ikaw yung may hatred sa puso. Na-mention niya ba kung ilang months? Di ba parang may na-mention siya ilang months or year? Parang 4 years or 3 years later? Invento to. basta may timetable siyang nabanggit. Yeah, 1 year. Sabi niya, 1 year na kaming walang communication. Ninang naman siya ng
ninong naman daw siya. Oo. Kanya, pero connected sa social media accounts. Pero finally, natutunan ko maging masaya para sa kanya. So, di ba, parang one year. Sa kanya, one year. Yun yung timetable. Isipin mo kung after one year, ngayon may galit ka pa. Mm-mm. After one year, nagluluksa ka pa rin, umiiyak ka pa rin. Yan. Di ba, hindi magandang ano yun, lesson na itinuturo sa sarili. Mm-mm. In this case, after one year, natutunan niya nang tanggapin na nawala sa kanya ang kaibigan niya. Correct. At meron na siyang panibagong buhay. At ikaw din, ibig sabihin, makaka-move forward ka na din, na ibig sabihin, ito niya sabi niya, sana makahanap ulit ako ng kaibigan na tulad mo. Yun. And alam mo, napakaraming plot twist sa buhay. Minsan may mga hindi tayo expected na people who will come in our lives, na parang feeling natin, kung kailan pa ako naging matanda, saka pa pala ako nakakita ng tunay na kaibigan. Bata, ay, ano ba? Ano na ba yung topic? Kung kailan ka nagkaroon ng asim, saka naman sila dumating. Correct, di ba? Kung kailan ang tanda mo na, saka na dami nagkakakrush sa'yo. Topic. Mali, iba. Kung kailan tumanda. Kung kailan ka tumanda, saka ka nakahanap ng tunay na kaibigan. Yes, may mga yes. Ganon. O kaya yung mga, akala mo mga kaibigan mo nung bata ka, yung mga kaibigan na magtatagal, yung pala hindi. Kung kailan ka tumanda, saka ka naging mahilig sa bata. Ano? Mali ba? Mali. Sabagay, yung iba mga bata, mahilig din naman sa matanda. May kakilala ko. Iba na pala. Iba na yung topic. Octopus talaga tayo, Park. Ang dami natin galamay. Ang dami nagsusulputan mga dami, topic. Ang diba? Pero totoo, minsan, kung nagugulat ka na, akala ko hindi pa ako makaka-earn ng new friendship at this age. Diba? Pero, magugulat ka na, ay, plot twist. Akala ko yung mga kaibigan ko dati, nung bata pa ako, na naging kaibigan ko hanggang pagtanda, ay yun na yun. Yung pala meron kang magiging mas kaibigan kung kailan half part of your life. Kung kailan you are in your 40s, 50s, or 60s. Kunyari, yung mga nagzuzumba. Dati kunyari, hindi ka pa nag-retire sa trabaho. So, ang mga kaibigan mo, yung mga kaibigan mo sa trabaho, na nag-retire ka, finally, tas nagkaroon ka ng mga kaibigan sa Zumba kasi hindi ka na nagtatrabaho, di ba? Yung pala yung mga kaibigan mo ka Zumba. Makakakuha ka pa pala ng bata sa Zumba. Tama. Ano pa ba? Pwede, ano tama ba? Naman. Makakuha ka ng bata sa Zumba? Oo. Oh, di ba? Batang magtuturo sa'yo mag-Zumba. Ah. O kaya batang isa-Zumba ka. May kakilala din po akong ganun. May kakilala din. Kung kailan din tumanda, saka lumande. Oo. Ano na ba yung topic? Ano ba yan? Iba-iba naman. Iba-iba na kasi. Huwag mo kasi ako pinapakita ng video bago mag-umpisa yung tambalan eh. Pag may mahali akong video na napapanood. Nadedistract ako eh. Ano ba yun? Hindi, pero truly. Ang maganda yung diba, plot twist ah. May ganong plot twist na, kung kailan ganitong edad na ako na hindi na, wala na ako sa school, wala na ako sa, hindi na ako parte ng isang organisasyon, meron pa pala akong mamimit tapos magiging BFF ko pa pala siya. O yun na din yung season. So dun sa part na yun, John, na sana makahanap pa ako ng kaibigan na katulad niya, makakahanap ka nun. Ang maganda dito, what if ang plot twist pa, yung mahanap mo na magiging BFF mo, eh magiging lover mo din. Gets mo? Parang kumbaga, meron ka na talaga. Ay, may kakilala din akong ganun. Diba? Nag-retire sa trabaho. Pa-DIY na. Yan, kaya pala madalas nag-DDI, hindi pala mag-exercise. Ha? Hindi pala, ine-exercise pala. Ang mga natutulog na mga dati, binubuhay pala ang mga natutulog na mga anes. Ganun. Naging jowa pala niya yung DI. Naging jowa niya. Wala namang masama. Wala naman silang sabit pareho. Yung isa nag-retire, na parang akala natin hindi na ako magkakaroon ng correct love life. Parang wala nang chance na magkaroon ako ng panibagong friendship. Yan, o taong magmamahal sa akin. Correct. Diba kasi ang dami ng taon na nakalipas. Kasi baka may feeling tayo na ang friendship ay nabubuo lang when we're younger. Hindi eh. Ang friendship can be made buo-buo. Can be made buo-buo. Even when we're older. Magugulat tayo na, okay. It's maganda na nga yung statement mo. I'm like, yeah. Like, super duper, you know. Diba? I like it. It's really pasok na. Yeah, it's like pasok sa banga. Ganon. Meron ka pang pwedeng maging kaibigan sa madaling salita dyan. Totoo yun. Diba? Habang may buhay, may pwedeng maging kaibigan. Yan ang bagong quotation. Habang buhay, may pag-asa. Wala. Luma na yon. Habang may buhay, may pwedeng bagong kaibigan. Eh, totoo yun. No? Kaya tayo lang din po kasi yung nagsiset minsan ng boundaries natin. Mm-hmm. Eh. Diba yung isip lang din yung nagdidikta sa atin minsan. Na parang, hanggang dito ka na lang. Oo. 30 years old na ako. Wala diba? Nang pwedeng magmahal. Yes. Oo. Wala nang pwedeng maging kaibigan. Rick, 45
35 years old na ako, mahirapan na akong mag-apply ng trabaho. Yan, yeah, diba? O kaya, ay, 50 years old na ako, hindi wala na magkaka-crush sa akin. Oh, diba? Ay, ganun. Nag-retire na ako, hindi na ako magkaka-love life sa bahay na lang ako. Ay, naku, dami namin kakilala kung kaya na nakapag-retire. Diba? Saka nakapag-focus sa love life ko. Correct. Diba? Nakakuha ng mas bata ulit. Sa truth. Why not? Diba? At yun yung nakaka-excite doon. Yun yung plot twist. May mga plot twist sa ating buhay na nakaka-excite. So, maging open tayo doon. At hindi tayo magiging open sa ganyang klase mga plot twist kung hanggang ngayon, meron ka pa rin bigat, hatred na nararamdaman. Yes, kung hanggang ngayon hindi ka pa rin nakaka-move on. Sa true, lalo at walang halong eklavu. Kaya move on na po tayo, kahit hindi madali. Go, go, go! Kaya natin yan!